Nagbabalik! Welcome back mga kaibigan. We're still live here at Crossfire Philippines Facebook page for some more action sa CFS 24 APAC Series. Salvatore, the lovely Ma'am Juanits, namimigay ng VIP tsaka Ikoy para sa ating game number 2, STJ versus Cara House Esports. Number 2 coming out of CFPH and now the number 1 coming out of CFBL. Last matches for today. Pero STJ, the close but no cigar team, yung pinakadiketa sa mga laban, talagang tinetesting nila yung mga teams dito. Sila lang naman yung nagpa-force ng overtime sa Q9, sa Makta, sa King Zero, and even at ranking. Pero so yun nila. Hey, Kalok at the Iloilo representatives sa Wave. I love it. Your supporters, lahat sila masaya ngayon. And grabe nga naman. Uy, marunong pumorma ng ating mga players ngayon from SGJ. Hello, Elvin. Hello ka sa ating maraming viewers ngayon. Hello ka sa 312 viewers natin ngayon na nanonood. Uy, Opa Kel-R, back at it again. And once again, the premier player, the premier athlete of SGJ, the spark plug himself, KSA. Pero huwag muna natin kakalimutan ang golden boy. May young blood din ng SGJ. Kala nyo Makta lang. Si Yobib din. And there goes Yobib, who has been with the franchise since moreover 2 years ago nung nag-represent pa sila for the Philippines sa Grand Finals 2022. No? Sila lang yung PH teams doon na lumaban sa Brazil, sa Vietnam. So Yobib, alongside I guess you would say KSA, may onting international experience talaga. No? Pero now it will be set. The expectations will be set here, no? Kasi SGJ will be tested up against a team like Cara House, number 1 out of CFBL. The pressure. Andito naman tayo ng pressure ng SGJ. Hopefully, ma-2-0 nila itong Cara House. Pero itong Cara House, of course, with the history of the team, matagal na rin sila with the International League. I think they changed their team name kasi they used to be Tean or a few years ago, and Celeb as well, with medyo matunog din yung names na yon on the previous tournaments. Pero SGJ tayo, SGJ. Yan naman ang i-hype natin right now. Hindi sila masaya, partner. uy. Ang cute, bay. Sabi nga naman, sa palibasa, alam mo kung ano yung kiliti ko, alam mo paano ko nakukuha yung ngiti ko eh. Grabe kinikilig ka na, Dola. May grabe, bumabaluktot at tumitiklop ako sa ngiti ni Dola. Feeling ko na din naman, mamunit, ganun din naman sa'yo kasi grabe nga naman si Dola. Pero hindi lang sa itsura, palakas umatake si Dola. Dola, sa laro din. Individual performance-wise, stats na yung mga kapagsabi, it is definitely impeccable para kay Dola. Sa kanyang klaseng caliber, siya talaga yung nagbibigay lakas and momentum para sa Cara House. Key players, Yobib and Rambo. It's Yobib and Rambo Esports para sa kanila. But I hope na Yobib, sa dami ng performances na pinakita niya, ito na ngayon yung pinaka-importante to lay the foundation of what's more to come for Yobib and company, no? Yobib really is that one person na nakita na natin yung potential laban sa mga teams na to, but yet the results are not favorable to him. So parang uncrowned king talaga si Yobib. So now this is a good sign for him kasi he's going to face up against Cara House, which could give him a lot of lessons. So ngayon, uy, nag-ban yung fourth alarm! Eagle Eye! So ay, open. Ang Eagle Eye, kaso na-ban din ng Cara House. Oh no! Walang mapan ng SGJ yung nakikita ko dito unless, pero Black Widow okay na rin yun. Pero neither of these maps, compounded sub base. Yung sub base pwede pa, pero compound, medyo risky rin yan para sa side ng SGJ. Pero nice presence of mind from Cara House to Banport and as Eagle Eye. Eagle Eye yesterday was very nice for SGJ sa laban nila ng Makta. Yeah, no to no surprise na alam ng Cara House yung map pool talaga na SGJ. Pero nakita mo naman yung stats kanina, no? May tiwala ako kay Yobib. Mas mataas pa nga yung stats niya kay Rambo, eh. Kaya yan! Pero hopefully they get 2 points for this match, no? If F1 partner na makatuo sila, do you think aangat pa naman yung rankings? Is it possible? Tignan natin yung Well, never know. Kasi SGJ, much like a team like King Zero, unpredictable.
really does excel in a similar playstyle wherein isang lason and then one would overturn a lot of the punishments. And especially Yobib, individual performance, high caliber, parang wala pa ataw nakikita ang performance ni Yobib na talagang hindi siya nagkakaroon ng negative KDA. Kaya Yobib really is going to be the difference maker dito sa laban ng SGJ at Kara House. Now inside of Subbase, mga kaibigan, make sure to follow and share the stream para mas dumami pa ating mga supporters ng SGJ dito. SGJ, yes. Second representatives out of CFPH Masters will be making a statement out of their fight from Kara House Esports. Yes, and as you can see with CRH now dito sa blacklist side and SGJ on the global risk, we have the members of CRH medyo nakabantay lang dito sa mid while C4 is currently dropped banda sa site. Sa response side, I'm sorry. We have a member of SGJ naman medyo fumo-forward, kumikilite ng konti. Itong si Elvin. Si Elvin, ano na rin yan? Experienced player na rin yan. He's been from other teams na rin before. So, malakas na import to. Import yan eh. So, we have one member of CRH versus SGJ. C4 is currently dropped. Mukhang nasa sulok lang. Itong si Elvin. Ang bilis nangyari. We have two kills from Elvin right there. Oh, that's Keller right there. First score goes to SGJ. Uy, ang bilis. Ganoon lang kagad, SGJ. Please, sa mga pangyayari ha, good sign from KLR. Kasi ibig sabihin, kaya niyang tumapad doon sa mga laban na yun. Which, to be, kahit off angle, kahit under pressure din si KLR. Kasi of course, you have to defend your site at all cost. Kahit mag-set up pa sila ng choke point, Kara House, hindi sila pumaldo doon sa laban nila kay KLR. So now, it looks like Kara House will be trying to take something out of control room. Or probably mind games nila yung lockers dito. Kasi once they set up lockers, ma-blackout nila yung upper. Maganda sana para sa Kara House na pag-abutan nila si SGJ just right around jail. Tapos SGJ gets to rotate, doon nila mapipick off ang SGJ. But with this, tinan mo naman, pwesto-wise, alam na alam nila kung saan possibly papasok ang Kara House, which is a good sense of urgency para sa side ng SGJ kasi it will just be Elvin that will be defending A, pero lahat ng shots na gagaling na ngayon sa may bandang woods dito from the side of Kara House, they are still juggling BA, isang coin flip play lang dito galing sa Kara House para makapag-entry pa, pero inaantay pa nila dito yung smoke. Ngayon SGJ, it looks like wala pa rin silang tinatawag dito na rotation, pero may naliligaw na Rambo doon. Parang gusto atang makipagkitang gilas doon sa mga naka-usleading membro ng SGJ. 57 seconds, Ma'am Wanin, it looks like may at maya magsisimula na tayo kasi alam natin 40 seconds is a prime period. Mamalik ka lang lang tingin. Wow! And Rambo! Siya pa ano talaga yung nanguna doon, Tino. No pickers advantage. Hindi daw totoo yun. Gawa-gawa lang daw yun ng Illuminati. Kaya ngayon, SGJ, it is now time for some action here, ladies and gentlemen. Kasi SGJ, napag-iiwan na sila kasi dalawa na wala sa kanila. Kara House, 5-3. It looks like Kara House now looking strong. Nice. Ngayon, hindi na pumapaldo ang Colt ni Rambo. Bakit nga naman talaga hindi siya naka-primary doon? But now, SGJ, this is now their counter-attack, their counter-push, and their retake potential now happening as Utils now being thrown. A nice save of Utils para makapagtawag ng post plan ng SGJ. 13 seconds step on the clock. Kim Bob now gunning down. Nice, he gets the trade. Pero 2v2 pa rin to. Yobib is the man. Yobib is him. Pero Lucas is going to defend it much better than Yobib. And Kara House ties the game. Sayang, Yobib. Momentum na ni Yobib yun eh. Pero yan, the score is now 1-1 with CRH. Saan ba papasok tong CRH? Going through mid, dito banda sa truck. Medyo silip-silip lang sa bypass. And it's now located in the mid wall. Pasok-pasok tayo ng bypass. Dahan-dahan itong si Dola. While the rest of SGJ is by the B-site. Medyo hindi pa gumagal. Oh, nasa woods na pala banda. Going outdoor woods itong CRH and going back again sa mid. So I think it's gonna be baka B-side to, no? It's possible na B-side to papasok. Pero SGJ still scattered. Well, we have one member of CRH mukhang nakabantay sa MR.
Yan, balik ng mid. Ang tahimik ah. In fairness, wala talagang maririnig sa kanila na kahit ano. Ganyan sila katahimik gumalaw. With CRH already pushing dito sa woods and sumisilip-silip lang dito sa door woods. Bato-bato lang ng utilities. Baka merong nakatago sa shutter. Si Elvin is inside the CR. Dola trying to enter dito sa maluwag. Oh, sa masikip. Ano pa, maluwag, masikip. Dalawa kasing hagdan dyan eh. Ayan, sa maluwag. Oh, Dola, Dola. Oh, Dola, nasa loob na. Kakalabarin niya na lang ngayon yung isang nakatayong Tino kaso nadali ni Dola. Nice play by SCJ. Tinan mo naman, oh, tatlong kaluluwa. Make it apat yung nasa loob ng site. How in the world will SCJ be able to retake this? This is such a good, godly position coming out of SCJ. Rambo gets outclass. Isang tootsie slide lang galing kay Yobib. Nawalan na ng bungo at paka si Rambo. It is now time for the SCJ retake kasi it's a 4v4. Nate's now being called out. Oh, si Kimbom sumabog sa maraming pyesa ng katawan. Happy New Year para sa Kimbom Lucas and the rest. What? Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos magsabi. Tapos after nun, apat na miyembro ng Carahouse ang pumaslang sa mga natitirang miyembro ng SGJ. And Carahouse, of course, they will have the major advantage of the site. Sad naman noon, sayang. Okay lang, 2-1 pa lang naman yan. So we have Tino nakatambay dito sa shutter and now nakatambay dito sa DR together. I think that's Yobib. Nakabantay sa passage at isa naman nakabantay sa locker. And ayan, going to Shady na nakapwesto lang dito sa MR together with Dola. Mukhang magbibisay itong mga to. Pero mas madaling pumasok sa A-site, no? Compared sa B. Ang dami kasing, ano pa-B-site eh. Daming sulok. Titingin ka ng soft drinks, titingin ka ng 2F. Well, to be fair, pagdating kasi sa A, doon dalawa yung entry point. Ang dali niya i-smoke compared sa B. Sa B. Kaya I do think na Carahouse, ang options talaga nila dito is to make some noise sa A. Para kung sakali may mag-rotate sa SGJ, magiging open yung A. Pero gaya nga nun, Elvin, masyadong malayo at gusto ata makipaglaban ka agad kasi eh, nanginginig na yung trigger finger niya eh, para pumutok ng AK. Kaso nadali talaga siya. And ngayon, nadadala si ng Shady buso ng damdamin si Elvin. Pero Shady, parang okay ata to. Probably a flank play coming in from Shady. Pero we'll just wait and see as to how SCJ will react. Nice position from KLR. There goes the flash. Kahit si bulad pa yan, si KLR makakabaril yan. Bago mamatay, pipitas mo na. Ganun talaga. What an exit frag coming out of KLR. And now Lucas is going to be able to plant this kahit open yung site. But that just means KLR has set up SGJ for a potential retake. Hindi dehado sa sitwasyon ngayon ng SGJ because they still have Tino that could possibly pick out Shady and Rambo. But Shady is trying to get off some wall bangs. Hindi pa rin nila alam kung nasaan ang SGJ. Parang gusto nila tatabesting dito sa may bandang entrance. Yeah, oh, ayan, may bandang bet. There goes Tino. Ooh. Gets the trade. But so far, Carahouse has been on the successful side, and there goes KSA as the last victim of the stain of Carahouse. Isang kontrata na naman ang nakuha ng Carahouse as they yun? Get another round. Nag-scope ba si Rambo doon? Parang di siya na gano'n sa akin na. Pero in fairness, siya yung nakakuha ng last kill. 3-1 is the current standing with CRH on the lead. So mukhang SGJ meron agad na patas, which is their captain na si Tino. Sumunod naman si KLR. Naku, yung umuubos. Sumunod na. Okay, nandiyan pa si Yobib. Yobib and KLR yan eh. So with CRH still complete, throwing utilities dito sa LR. Medyo makapalang usok dito habang may nag-aantay na isa sa dark room. Dola attempting to enter 2F. Sisipatin niya dito si Yobib, which is still at the dark room. Oh, nice one. Coming from Yobib, it's last one standing for SGJ versus 3. Uy. Rotate. Like, ay, bilis ha. Ang bilis ko, bilis ni Yobib. Pero, ang advantage dito kasi, like, somehow Carahouse, hindi ko alam kung may intel. Well, okay, so, meron pala. Sasabihin ko pa lang, na Carahouse doesn't have any intel.
Pero dahil na tatlo yung buhay sa kanila, they could have control room, they could have both stairs covered. So hindi yun mahirap para galing kay Rambo. Nice effort actually from Yobib kasi I do think he wants to start a mind gameplay. Pero, ha! Kimbomb! Oh my God, Kimbomb! Pasok na kagad? No way, Kimbomb. Man, how? Makakasama niya pa si Dola. Si Dola. Ano nagagawa ng car house to? Pero ang kailangan lang ngayon gawin ni Dola, smoke off niya lang. Yung ano dito eh. Smoke off niya lang. Para hindi siya maspatan kagad. Bulag tong si Tino. Pero, apat na sila, partner. Naku, wala pa rin nagpa-flank galing si SGJ. Ito na ata yung simula ng pasok na car house. Pero nagsasayang muna sila ng oras para mabahala dito si Tino. Kailangan tumama yung mga bala dito ni Tino. Mapapahesitate Tino. Ang car house pag may nakuha silang pick-off dito. Kaya ngayon, SGJ, nasa kasi kamay ni Tino ang pressure at ang kalagayan ng sight ng A. Ayan na, nakita na, nagtawag na ng support. Ayun, nagugulantang na ngayon si Tino. Kung ano siya kikilos ngayon, apat na. Inakakaabang sila dito sa may bandang control room. Nakita nila si Elvin. Pero si Rambo na sa may bandang likod. Kablamo, sumabog ang buo ni Elvin. Nagulat sila na may naglalurk ng miyembro ng car house. Kaya ngayon, nagulat at namistulang. At napa-headbang na lang talaga si SGJ na pasuntok ang pader. Kasi paano nakapasok si Rambo sa bench? Nang may nakatingin naman sa mid and car house. Kailangan na lang nalabantayan dito yung dalawang stairs eh. Is okay na rin yun. Pero mag-ingat din kayo kay Dola kasi hindi lang si Rambo umiikot. Yung may kakayaan mag-lurk dito. Nakakarinig pa kayo sa may bandang likod nyo kasi si Dola nasa likod din. Car house taking a page out of the Q9 Esports playbook. Ganun daw magsimula ng lurk. Grabe si Dola. Ang bilis. Nasa likod na. Magugulat ka na lang. Score is now 5-1 in favor of CRH. So, last 3 games bago tayo mag-switch. Hopefully, ma-4 points to ng SGJ bago tayo magpalit. Para medyo hindi malayo yung hahabulin nila on the second half. So, si Obib nakapwesto lang dito sa shutter at the same time, guarding door woods. Habang itong si KSA naman ay nagbabantay ng vent. Baka ma-scam na naman sila sa 20. Rambo naman nakasipat dito sa labas ng outer woods. And si Lucas. Nahawak ng smoke. Ready na magbato. Medyo hindi pa gumagalaw itong CRH. Slowly. With the C4, andito banda sa mid. Mukhang nagkukumpulan na ang CRH. At mukhang papasok na ng A-site. Nakapasok na ng wood save. Magbubulagan na to si Elvin. Kaya, playstyle-wise ha, SGJ, parang nakikita ko yung dahilan kung bakit nahirap sila sa sub-base. Kasi, dun pa lamang sa fact na si Lucas na kasi Dola hindi nila mapigilan. Parang the moment na makapasok ang CRH, good opening para sa kanila yun. Pero do not count out Carahouse just yet. Kasi nasa loob na sila ng site pero yung C4 hindi pa rin nila natatanim. Under 55, SGJ needs to move. Yobib and Tino, maghiwalayin pa nila. Oh! Dola with a miraculous headshot. 1v1! What an angle covered by Lucas. And now Carahouse fending off Yobib. This is Yobib, golden boy of SGJ versus Rambo, the Yobib. Leading scorer of CFBL. Carahouse, who's it going to be? Ngayon, masyadong maganda yung presyo kayo ni Rambo. Igigigigan niya lang to. Ayan na, nakikipag-alugan na si Yobib, pati si Rambo. Yobib, possibly slide. Nakita niya na ngayon, Rambo wins the Mexican standoff. Siyang mabilis mag-draw ng weapon. And Carahouse is stopping the pursuit of SGJ. They're still yet to point. So, mang 6-1 na tayo, partner. Hindi ko tanggap. Bawi next half, pero mukhang isa-isa nang nauubos ang members from both teams, leaving it on a 2v3. And now 1v3 in favor of SGJ. It's Kimbomb, last man standing para sa Carahouse. Babalik muna ng response site para sa C4. Mukhang MR ba to dadaan? Mukhang MR nga to magpo-push. Well, we have the rest of SGJ. Sakto naman na naka-guard dito sa B-site. So, mukhang maganda yung prediction nila. Kung mag-A-site naman yan, masisipat naman yan ni Latino eh.
So C4 on the move, Kim Boom now on the MR, and slowly entering dito sa locker room. Tingin-tingin muna sa gilid. A moment of silence for everyone. Ako nakita na ni Elvin. Sa gospel ni Kimba, ma. Tignan natin na paano niya ipapahihwating ang salita ng Karakos. Kayo, hindi pala kasi wala kang match kay Tino. Doon tumama yung pinakamahalagang bala. Tino was missing shots, pero that was the most important om shot from set number one. Kasi yun yung nagpatigil sa clutch ng Kara House. SGJ, they need to gather sa momentum. Pero tinan mo naman Rumble, alam mo naman na gaduy. Atras. Pre, walang magde-trade sa'yo doon. Pero Kel R, ganda ng pwesto. Kasi pwede niyang ma-anticipate na lumayo si Shady tsaka si Rambo unless mag-commit na sila. Pero this is a very nice sandwich play. Kasi either way, mm-hmm. Dola could make something out of machine room. Baka i-push niya pa mag-isa yung naman. B. Sakali lang naman. Pero ngayon, isang malaking katanungan, isang malaking question mark para sa kanya. Dola, gusto niya ba rin ba tumesting? Sasamahan na siya ni Shady dito. And Dola will be going in for the peak. As KSA is now anticipating, inaantay niya lang mawala yung smoke. Nakita niya na nga yung linya dito. Si Dola makasok. Pero si Dola yung tutumba. Shady gets the swing. But Kenny's gets spotted. Nice. Yo, Bib! Kitang-kita, dilat na dilat si Yo, Bib. Sa katawan ni Shady. Meanwhile, Lucas trading out Elvin. Pero sa ngayon, lumalawan pa rin ang Kara House inside of jail. Kim Bum and the rest of the crew is now pushing it in. Pero wala silang match kay Yobib as iniisa-isa nila ng Golden Boy ng SGJ. Ang Kara House, pero si Lucas gumagawa ng pangalan at nag-a-asek ng dilem dito. And it's now going to be 1v1 against the Great One, KSA. Ay, SGJ will not be hoping for something out of KSA. Pagkatapos ma-one-top ni Rambo, Kara House leading the scoreline. Head over to the half. Sayang yun. 2-7 is the current score. Again, SGJ is now on the blacklist and CRH on the global risk. Sana maganda yung play ng SGJ ngayon na nasa blacklist na sila. So mukhang si Kel R sumisipat-sipat lang bandang MR. While we have Rambo already throwing utilities, medyo nanakot lang, sabay back to the plant site, going to the DR. Kim Boom, nandito naman sa A site. Kita mo natin yung replay kanina. Ayoko tong highlights. Highlights si Lucas. Hindi, ano, pag ganun, nakapikit tayo sa mga ganun. Pag nagpa-play ng ganung klase ang Kara House, pipikit tayo, wala tayo nakikita. Pwede naman natin iparequest na i-blackout pag nagkakaroon ng highlight si Kara House. Para lahat ng spotlight at ang main characters natin, galing lang kay SGJ. Diba guys? Hindi, walang bias doon. Walang bias doon. Suporta lang yun. Diba guys? Wala tayong bias sa SGJ na matutusiro nila ang Kara House. Diba? Yes. Diba? Wala. Nagbo-warning shot itong si KSA banda sa woods. Sakto naman na nag-back together with another teammate from SGJ. Going to MR, mukhang sisipat na si Tino habang pumipuesto na ang SGJ, bandang MR. Mukhang nakaspread out pa din naman itong Kara House, pero Dola, alam mo naman, si Dola, palaikot, di mo masasabi. SGJ still four players. Nice shot coming from Tino, being able to kill that player from CRH. Kaso, we have a kill as well from CRH. Shady, mukhang alternate lang sila, no, when it comes to the frags. Versus 3. Wait na. Oh, SGJ! Dropping like flies! Dola and Lucas, a combined effort. What's stopping this Kara House roster? Siguro bunot ng keyboard at saka internet lang makakapagpigil sa Kara House. Truth be told, na Kara House, once they achieve a feat like this, alam mong hindi na nila bibitawan to. Kara House really is that team that when they continue to pursue something of like a golden opportunity or an advantage, and there is just a huge, huge potential for Lucas and Rambo to even activate. You know what? Let's say it right now. Kim Bum, kahit 1-8 siya, alam mo siya yung nagsiset up sa place ng Kara House.
stats don't tell a lot of justice para kay Kimbam. Pero pag makikisama siya sa entry, you know that a lot of members from SGJ naku-caught off guard. Kaya pag nag-e-entry ang Karaos, napakadali para sa kanila. Ngayon, na-defending siya, mag-i-step back yan si Kimbam. Pero SGJ will still continue such a play na alam nilang medyo delikado, but it's the only way for them to get at least a pick-off. Pero yung pick-off hindi kasi minsan natatranslate to a round win. So that's what SGJ needs to reconsider. Pero mukhang medyo matagal tong game na to right now, no? Medyo pinatagal nila. We have SGJ, KSA, mukhang nag-warning shot lang against Dola. Well, si Dola matibay. Naka-guard pa din dito. Walang papasok ng ng CR, sabi ni Dola. And we have Rambo naman, nakapwesto sa dark room. Kung titignan nyo naman yung map, ayun lang. Sabihin ko pa lang sana, nakaspread out sila. Pero mukhang one player from SGJ is already down. And another one, leaving two players left for SGJ. Na magkasama naman sila, trying to enter A site. Pero mukhang humiwalay ng onte itong si Kino para sumipat. Nabombahan si Yobib! 33 seconds, 14. No? Malupit na snipe lang yun, dalawa. Itas lang! Oh! Sayang! Dola! Man, sabi sa'yo, hindi lang cute si Dola eh. Grabe rin pumorma ng barin. Grabe nga naman, Dola. Alam mo kung paano ang kilite ng SGJ. Alam mo paano kunin yung attention ng SGJ. So, abtikin ngayon ng SGJ. Attention mo at ng SGJ. Machine room, ngayon. Rambo, pick off to KSA. Ang bilis ha, Rambo. No way to be seen na ngayon ng isang membro ng SGJ. Solid nga ba talaga ang solid gold jewelry? Kaya pinapalambot na ngayon ng Kara House. Ginagawang liquid ngayon ng SGJ kasi iniisa-isa nila yung pick off dito. Kahit hindi pa nakakapasok or hindi pa nakaka-enter ng SGJ, the fact that SGJ just wants to reposition, just wants to rotate, may nakaabang na Rambo doon. That tells a lot. That's a lot of game sense, no? Not a lot of players can do that, no? Yung kaya mong mag-anticipate na may mag-rotate. Rambo is everywhere. No? Kaya Rambo is indeed Rambo John is all Rambo. Over the place. And this man is indeed the flexible, and Elvin gets it even. So, ayun. Yes, Elvin. Ano ang paborito niyong rendition ni Elvin? Nung NIBL pa siya, oh, Elvin. Let it be known sa comments ngayon, guys. Pero, isang tao lang yun, ha? Pero, mali mo naman. Ibang genre yon ng Elvin. Pero ngayon, Shady at Tino will now be getting in to a fight. Shady wins that. 4v3. Kimbam with a slide in. Once into spray. Pero, uy, nakabaka niya si KLR. Oh, walang wala si KLR doon. Pagkabagsak, una ulo, Kara House. One more round away to take home set number one. And Yobib is the last man standing. As Kara House Esports, shopping host boss in set number one. With a map win at sub-base. Showing the true experience of Kara House. My goodness, Mama Nitz. What is there to talk about? Wala. Kasi mati ako nagulat sa pinakita ng Kara House. Grabe play nila. Nagugulat din ako sa kanila, swear. Siyempre, tiwala pa rin ako sa Philippines. Yun pa din yun. Pero when it comes to play, honestly speaking, grabe yung impact nila eh. Siguro nakakita na ako before, pero nakakagulat, nakaka-amaze sa totoo lang, no? So, make it as a way para ang Pilipinas would come up with counters in the future. Ganun na lang partner. Highlights. It is his Takara House montage, no? Pero, I really want to upload KLR and KSA. They still have a good amount of firepower. E-entry yung Kara House this, they can still fight. Well, Tino on the other hand needs to work on hitting his shots, actually. Parang, throw doubt twice. Like, marami talagang pressure galing kay Tino. Kasi kailangan niya talaga abangan yung apat na papasok ng Kara House. Pero you're given that opportunity, at least make a trade eh. Kasi talaga malakas at lang ata talaga yung push ng Kara House kaya hindi nakakuha ng trade si Tino. So now, probably for next map, gotta play around Black Widow, no? So this is the map
chosen by the side of SGJ. This is where a lot of blood has been shed from the history of SGJ. They really want to pick this one, if not Portal. Eh, dahil nga naman yung port, they have to go around Black Widow. So that is a good opening coming in from SGJ. Heading into set number 2. We'll wait and see. Kasi KSA has something to prove in this match na kaya niya makipagsabayan sa Kara House. Yan, mapa ng bayan yan. Black Widow. Yan na yung score natin. Sadly, it's 2-10. May, sobrang laki ng gap, no, partner, kung titignan mo. But of course, I know they did their best. Pero grabe talaga si Lucas. Tignan mo yung gap. Ang laki. Man, 2.8. May guaranteed kill na palagi si Lucas kada round. Man, Lucas, grabe ka naman. This man cannot be stopped, cannot be moved, cannot be rocked, cannot be shook. Yung mga SGJ. Ni Dola galing backdoor eh, nung taas din. Grabe yung lurk niya. Iba rin talaga yung... No. We're looking at SGJ and Kara House. Medyo mukhang relax itong Kara House, no? SGJ kanina, ang ganda sana ng mood. Kaso, ayun. Hopefully, hindi masira yung game nila for set number 2. And now, we're on Black Widow. Again, CRH is on the blacklist and SGJ on the global risk. Tignan natin si Shady. Medyo sisipat-sipat dito sa smoke. Well, we have a member of CRH again, bandang mid. Aakyat ng talunan habang nasa habang nasa bridge naman nakapwesto itong si Kim Boom. SGJ Yobib. Nandito lang sa door B. So here's the map data. As you can see in the center. Ang maganda dito is steel box na nga pala yung mga box dito. Hindi na siya kahoy unlike before. Na madali siyang patagusan. So Dola trying to enter slowly while KSA is on the B side. Nag-aantay lang kung sino ang papasok dito sa house B. Already throwing smoke. So all together again is CRH habang may nagbabakbakan dito sa mid. Oh, we have one kill going to Rambo. Ito naman po si Rambo again. Rambo is all over the place. Kakasimula lang itong second map. Dola sending warning shots habang nagbato naman ng flash. Itong okay. Member ng SGJ. Oh. Dola. Uy. Testing lang. Dalawang crossfire to eh. So wala na lang mag-ingat. Oh, call out nung nade na binato. Na sana, SGJ. Para kinakalahati na ng alayo ng Kara House. SGJ showing no remorse sa pagpasok ng Kara House dito. As it's now a continuous pursuit. Grabe nga naman. Alam nilang may pwesto advantage sila. Alam nila na kaya nilang pangawakan yung kinatatayuan nila. Kaya SGJ, ituloy nyo lang yung ganyan. Pero masyadong maaga pa para sabihin ng Kara House still as an advantage. Pwede na lang itulak to. Desperate calls for desperate measures. Rambo gets one. And what a turnaround by Kara House. No! Kara House. Bawe. Grabe si Rambo. May mata na nga sa harap. May mata pa sa likod. Hindi kagad nag-peak ang SGJ doon sa pumasok na Rambo. My goodness. Rambo, 3 kills agad. Oh, in the first round, all over the place again. So mukhang itong si Tino pwesto sa S. Going to A site habang ibang members niya ay nakapwesto sa basura. Tino trying to look at the terrace from the train. So mukhang may papasok ba ng LA? I think walang magpo-push from CRH going to LA dahil gusto nila sa LB sila. Bahala ka dyan, Tino. Yeah. But going mid... with 4 members of the blacklist nakapwesto sa rampa at sa door. B site is pretty much open right now. Oh. Looks like Kara House. Ayaw nila pahirapan yung sarili nila eh.
parang nirespeto nila yung depensa ng SGJ doon kanina. Pero kailangan lang nila i-split up ngayon, B2B setup, kasi ayaw nila lang tangkayin yung window kasi masyadong delikado. Kaya ngayon ang pasok kayo ng Karaos is galing mid. So now, SGJ, kailangan na kumilos dito. Oras na para gumawa ng play. But nice pick off from Dola kasi nakikipagpalitan lang siya ng pangalan sa SGJ as Dola gets a double kill to make it 2v2. Ibang klase ang lakas ngayon ng Karaos entering into the post plant. This is now SGJ's positioning para makahanap pa ng panibagong belo ngayon. Shady is gonna miss a crucial shot but Elvin will now be re-engaging. Dola wins the 1v1. Kailangan niya muna abangan si Tino dito. And there goes Tino! Down to Dola. Double kill to send it once again to the place of Karaos. Hiwalay kasi sila eh. Nasipat silang magkahiwalay. With 2 points already for Karaos. Lucas trying to enter dito sa bridge. Going to the B site while we have the rest of Karaos. Medyo bandang nasa response site pa sila. Open ulit ang LA. Pero tignan muna natin ang replay kanina. May bantay sa B, kaso wala, maganda yung ginawang play ng Karaos kanina. And that's a 2-kill from Dola pa. 5 versus 4. So all together again, itong CRH, we have 2 players of SGJ on the A site. Habang ang isa naman ay, I think, nasa S to, nagbabantay ng mid. Nasa S nga. Si Elvin. Silip ka lang sa rampa. Talon ka lang sa rampa, Kimbom. Ayan na. Ayun, nakita na eh. Nag-eye to eye na sila, partner. Mm-hmm. Parang, gusto ko yan. May staring contest na nagaganap dito. Ah. Pero see as to how. Elvin, oh. Katiting na lang yung HP. Naku, KSA. Tsaka si Elvin din. Hindi lang si Elvin. Kaya, feeling ko talaga kailangan na ibigay ni KLR yung OM kay KSA para kahit paano mas effective. Si KLR na ngayon yung magpupo. Si KSA lang yung magbabantay ng ano, ng long. So ngayon, woods yes, access galing kay Rambo. Wala pa rin Bogdan Stone na binibigay ang SGJ. Askarahouse. Sa blind spot eh. This is now their only opportunity to stop down Rambo. Silip ka sa blind kasi spot. Maraming katiting ang buhay dito galing sa SGJ. Nice! And KLR! Tama sabi lang eh, na dapat daw sa kanya eh, ang sniper dito. Kaya ngayon, ipapakita pa rin ang SGJ na lumalaban pa rin sila. Humihinga pa rin. Wala pang dextrose na nakakabet. Dola and Lucas, tuloy pa rin ang boxing dito. KLR and Yobib trying to force a crossfire pag sakaling pumunta ng spawn ang Karaos. Pero hindi, papangunahan nila ang SGJ dito with a retake. Kailangan yung pumasok sa lunggaan ng Karaos ngayon. Dola is gonna anticipate pushing Yobib sa may bandang water. Pero matatiming ang bani ni Dola to. There goes the shot. Yobib missing heavily, but there goes a utility throw. Dola is gonna swing it out. Ay! At ayun, tumba! Grabe! Na yun, dalawa pa talagang low health ang nabuhay si SGJ. What are the chances that that will happen, Karaos? Flip the script, flip the coin, and turns around the situation that would have won by SGJ. Karaos, tatlo sa sorry. Sayang. Yung dalawang small HP pa, no? Ang lungkot, pero 3-0 pa lang naman ang score with taking a look at LR, medyo sumisipat dito sa mid, throwing. Ayun, nakabato lang ng utility and the headshot naman coming from Elvin. It's 2 players left from CRH. So, Kimbom nandito lang sa S, bandang pillars, while we have Shady naman andito sa steel box. Ayan, babantay ng window A. San kaya papasok tong SGJ? Magbinang ayob eh! Well, and with the C4, pupuntahan na itong CRH. With SGJ naman still at the B site. Ayun! Nice job coming from Yobib. Last one na lang. Kimbom! Ito yung sinasabi mong ano eh, parang bait. Pero ang laki ng bug. Oh! Ayun. It's a good thing na maraming taong boy pa doon sa side ng SGJ. Kasi yung positioning ni Kimbom doon, like that was very open. Like, kahit pa paano, nahihiwalay niya pa yung SGJ doon eh.
pero grabe oh. Uy, SJJ, kayo yung global risk, ba't kayo yung nagpo-push ng L? Oh my goodness. Aggressive play. Ganun sila kagalit na galit. Kumukulo talaga yung ulo na itong mga to. Gusto kagad ng maagang pakonsuelo ng dugo sa kamay nila. But SJJ will not be banking on that one. So yes, now, this is... and shady. Kaya patuloy pa rin ang... Patuloy pa rin ang tulak ngayon ng Cara House. It looks like it is indeed such a moment for Cara House to secure a position once again sa site ng A, if ever man. Wala pa rin tayo masyado nakikita ang success galing sa kanila nung pumutupatesting sila sa A. Talagang nagbabay time lang sila kumukuha ng pwesto. Mm-hmm. Pero ngayon gagawa lang sila ng fake sa may bandang A or probably go to mid to B. So yun yung gumana sa kanila. Ayon nila ang matamaan ng crossfire ni KSA tsaka ni Yobib. Kaya ngayon, patuloy pa rin ang tulak ang ng bilis, Cara House na mag-fake out. So it looks like A pa rin ang nananais ng puso ngayon nila. Kasi, well, they might have to juggle this. 2-3 setup man lang. Pero nagtatawag sila ng fake smokes dito. Probably to buy out Cara House na. Sa side ng A sila tutulak. Si KLR lang yan natitira dito sa may bandang mid. Walang makakapag-trade sa kanya unless makabibilis makapag-trade si Yobib dito. So now, continuous pursuit. There it goes. Tawag na ng flash. Wala na. KLR rin niya alam kung nasaan siya. Nawawalang pusa si KLR and Game Bomb. Raining down on Yobib. And there goes Yobib and KLR down. 3. What a push by Cara House as they get access. Hindi pala kailangan nila ng woods. Spawn to A ang takbuhan ng Cara House. As SGJ, nagulat. Grabe, nagutom na sugatan. As 4v3 is the situation for SGJ. Kasi lahat ngayon ng iniisip nila, parang nawala lang. Kasi nasaan sila? Nagtawag sila ng smoke sa B. Ah. Oh, pero nagulat na lang nice sila. At Negos Tien, Tino, and KSA. Evening it out. Para maging 2v2. Para sa pinang nakakalahati na. Dola and Kimbom with a combined effort to stop the pusher and the diffuser actually. So now, Cara House is still in competition. And SGJ needs to recover. With the score of 4-1 in favor of CRH. Dola andito sa catwalk going to mid lane. And LV naman medyo nagbabantay lang dito sa S bandang blind spot. Ito yung pinapwestohan ni Rambo kanina. Looking at Dola slowly pushing dito sa S at mabubulaga siya ni Elvin. Oh, it's 2 versus 1. Going on 3 versus 1. Talagang nag-aantay ng backup. Ay! Nabira sa blind spot itong si Elvin while moving forward ang CRH. Nagbabato na ng smoke dito sa S. Going to A side, last standing, going to last two standing for SGJ. Pero naman window A. Cara House pa rin talaga ang gustong sumakop na itong side na to. KLR, masyadong mahirap. Ang galing na lang ata siya sana ng woods or galing ng spawn. Hipit ka dyan! So, kahit magpakita lang siya ng hibla ng damit, madadali siya ng Cara House ngayon. Wala ka ng ibang pupuntahan pa kay SA. Nice flick. But there goes KLR. Flashing it out. Entry. Oh. Kaso hindi naman bulag si wala, Lucas. Mahirap ipilit yun. Man. Cara House. Cara 5-1. House really is that team right now. And if you are SGJ, Ma'am Wanits, anong iniisip mo ngayon? Kinakabahan ako. SGJ. I don't know if gaganahan ako or what. Kasi nakakatakot talaga eh. Set to na to eh. Andiyan na yung kaba talaga. Hindi natin madedena yun. Last one standing is KSA for SBJ. That's a triple kill coming from Rambo again. Wow. Nagkakalat na naman si Rambo kung saan-saan. Jan Rambo for a reason. Rambo. My goodness. Man cannot. Parang hindi siya ma... Oh! Tino! Yun nice ang pinakamalupit na ginawa mo ngayong set. Ipakalmahin yung nagiinit na Rambo. Tamang-tama lang yun. Pero ay nako, yun ang pinakamali mo rin ginawa. Tinoy! Okay na rin siguro na kumukuha siya ng info. Pero expected naman talaga na a lot of teams will go through mid to water
para makakuha ng posisyon sa B. Minsan papatagalin pa nga nila, but Tino did not is not able to anticipate that. So now communication wise probably SGJ are, they are probably banking now on probably a push on B. Kasi yun ata yung tinatangka ngayon ng Kara House. Ginugulo lang talaga sila dito ni Dola. So si Dola. Si Dola talaga. Talaga ang kilite. Dola the Explorer. Yun. Dola the Explorer. Explorer. Ikaw. Ayun. Kailangan lang talaga ng VIP weapons dito ng SGJ. Yung may extra 5 bullets ng AK para mas makapag mas para mas dumami yung spray ng SGJ. Pero meanwhile, Dola and Kimbom making sure na SGJ dito sila makapag-cross para Elbino. Nice kill! Pero the KS ni nice KSA! Run! Kaya nga may KS sa pangalan si KSA. Na-secure niya. Si Elbin dapat yun eh. Naku. Kaya ngayon, Kara House 3v2. They are now going in for the setup para hindi maasa itong si KSA tsaka si Elbin. Those keep on setting up the crossfire. Textbook play from Kara House. Mm-hmm. Easy is the name of the game here for Kara House. As despite the default setups, alam mong yun talaga yung kailangan lang nila gawin. Huwag na nila pahirapan yung sarili nila. Kara House, one more point. We head to the half. And grabe, SGJ doesn't want that direction. No? Na 8-1 yung score. Gawin nating 7-2 yan. Hirap basahin yung Kara. Pero mukhang Kara House will be pushing dito sa LA. Sa B. I'm sorry. Papunta na sila ng bridge. At punong-puno na ng smoke ang House B habang nagaantay na si Shady at si Stat Dola dito sa bridge. Nasa taas naman itong si KSA. Sana hindi makita to. Pero, grabe! Lahat sila nakatutok! Lahat sila nakatutok kay PSA. That's a headshot from Rambo, leaving two players left for SGJ, Tino and Elvin. Good job coming from Elvin. Nakaplanta po ang C4. It's Tino and Elvin attempting to enter dito sa B-site. Okay. Andang stage, pwesto-pwesto. Aabangan na to sa door parehas. Oh! Ang hirap na naman. What a ridiculous shot! Apaganda nun, Lucas! Isang crossbar na naman ang inaabangan ng SGJ. And now, di pa rin talaga sila natututo ngayon. Med! This is... Hirap. Para sa side ng SGJ na lumakuin na gantong klaseng sitwasyon. I do think SGJ is expecting a push and Tino nagulat sa side ni Lucas kaya talagang yun ang kanyang reaction is pindutin na lang. So ngayon Kara House is going to move accordingly pagdating sa pick-off na nangyari. Isang malaking pagkawala sa kanila si Lucas pero do not count out just yet kasi si Dola at si Kimbom ay nako. Man, they could still make it happen for Kara House. But SGJ, I do think na Yo Bib still has the makings of someone that could potentially carry SGJ in a post-plant. Kaya ngayon, kailangan lang nila isa-isahin muna yung Kara House, especially Kimbom na nakaabantay lang. Ganyan kalalim yung pinuntahan ni Kimbom kasi nga tumagal lang SGJ sa may bandang mid at saka sa woods. Doon ata yung gusto nila puntahan. Kaya ngayon, ang ganda ng pwesto. Si Dola makakapag-set up pa ng crossbar dito. And there goes Elvin. Wala sandwich in the making. May susunod pa. And there goes a nice follow-up coming in from Dola. Ay, grabe nga naman ang clinic na pinapakita ng Kara House. Walk-in lang. Walang appointment. Pasok. Pero hindi treatment yung may kuha nyo. Sakit ang mabibigay sa inyo ng Kara House. 2v1. What a mayhem. Set just outside of spawn of SGJ. Tino is the last one standing ang sniper and captain. Itong SGJ ang problema lang, bantay sarado na ang C4. I think it's trapped on the bridge. Bandang bridge. Kailangan niya masipat to pa isa-isa. Pitasin mo lang, Tino. Kahit di mo na i-plant. Pitasin mo lang. Shady, nasa catwalk. Maganda naman tong binabantay ni Tino right now. Kaso magkabila. Uy! Sayang! Nanginig!
Medyo nanginig yung shot ni Timo at that time. Alam mo, nag-flicker eh. Ayan na yung tugtog. Ayan na yung sound natin na medyo pampakaba. Again, this is the match point for CRH. Whew. And as you can see, SDJ medyo kalat-kalat as well as CRH. Habang naka-forward ng slide itong si Dola. Napakalakas. Ang tapang ni Dola, ha? Tapos mga backdoor na itong si Lucas. At na naman siya ni KLR. So, good job for KLR on that shot. CRH Rambo. Counter-killed by KLR ulit. 3 versus 3. Man. Na talaga 3v3. Oh, no. Not a good sign for the side of Kara House. Kasi SGJ is now looking forward to a counter-attack. Wala na ngayon si Lucas. Isang magandang sitwasyon na ngayon ang pinakita ng SGJ as Kara House needs to get some defense up. Looks like long A is very, very open. Eyes wide. Na ngayon ang Kara House. Isang mabilis na reaction lang galing kay Kimpo. Makikita niya si KLR ngayon. Magsiset up na siya ngayon na site. As there goes the flash. Si KSA lang yung pumulat dito. As KSA is now boosting up the boxes. What was that parkour, KSA? But here comes the flank. Hindi yun sa part kay KLR. With a double kill. An amazing play. Kaming nga matabi SGJ. On the last ditch effort to stop down Kara House. Tuloy natin ang cute na pampakaba. Good job again from KLR! Parang ano ah, nakaano ba si KLR kanina? Ah, dalawa silang sniper. With 5 versus 4, the rest of SGJ medyo bandang response side pa din sila. Habang itong CRH naman ang medyo pumu-forward. Malayo na naman ang narating nito ni Dola. At mukhang nakapwesto lang siya dito sa catwalk going to mid. Habang nagbabantay naman ang sniper na si KLR sa gitna, si Forrest currently trapped. Two players from CRH guarding B site and two naman for A site. So lahat ng possible entrances going to the plant site ay bantay sarado na nitong CRH. Nagkukumpula na ang SGJ trying to attempt going to LA while still KLR is guarding dito sa mid. Mag-aabang kung sino man ang tatawid sa kabilang side. ASA looking at Kimbom naman nandito sa S. Four players from SGJ already on the LA. Nagbato na ng utility sa A side. At unti-unti na nagre-respond itong CRH. Hopefully, hindi na naman sila malikuran ng CRH at this match. Oh, 1v2, 1v2. Pero masyado pang healthy si Lucas dito. All he has to do is ingatan na ngayon. Eh, pero hindi na bahala ang SGJ. Hindi even yung pagkuha nila ng quest Elvin dito. Elvin yan. Pero si Elvin nakapag-plant pa din. All Lucas has to do is to get a top to the head. Pero si Elvin hindi nagpapatalo yan. Baka may gawin siyang milagro dito. Hindi niya na kailangan mag-pick. Kailangan niya na patakuin yung oras to. There goes a slide ako si Elvin. Tumahiming sa linya ni Kara House. And our quickest series so far, Mamanates. Mahirap man tanggapin. But SGJ falls victim to the destruction of a performance that is Kara House. As they take over Black Widow. 2-0 for Kara House. 2-0. Hi. Ay lang. Okay lang. Philippines number 1 pa din. Nakakaano talaga to. Mahirap talaga silang kalaban. Kasi based on their match history before, diba? Nakita mo naman na SGJ has not won yet against this team. So, dapat ngayon sana yung comeback nila. Kaso, tingnan natin ang highlights. Highlights! Pero as for everyone, highlights para sa akin, this is a montage of Kara House. Kailangan lang lang talaga yung intense music pero pinapakita na kayo ng CFS. Tamang-tama yan sa pinapakita ng Kara House kayo. Pero I just like to argue
that Lucas and Dola is out of this world in this series. Walang nakakapagpigil kay Dola. Dola is forcing fights. That is not usual if you are blacklist. Kasi sino ang makakapag-isip na pwede mong i-pick yung window ng B? Doon ka papasok mismo, tapos magagawa mo pa maghiwalayin. Yung global risk. Man, Dola, I need some questioning. Kailangan kong interviewin si Dola. Anong secret nito? Anong vitamins at hapunan ang kinakain nito? Para ilapastangan ang roster netong SGJ na to. Kasi it was just a Dola gameplay for the side of Kara House. Man, cute na nga si Dola. Ang galing pa mag-crossbar. What a package. Basta maglaro, no? Grabe. Grabe, no? Grabe naman ang Kara House na yan. Dola is not scared. Grabe yung mga push niya kanina, no? Talaga nag-extend kong extend, eh. Ikot kong ikot, eh. As well as Rambo din naman. Rumble over the place niya. Pero I still have to commend SGJ naman. Dahil there are times naman na maganda rin yung play nila. Especially si, I think it's Keller. Keller. Well, set summary. Ito yung kailangan natin panggabihin, mga kapatid. Kasi ito lang naman makakapagsabi sa atin kung ano ang naging resulta ng laban ng SGJ laban sa Kara House. Wala na tayo nakitang round pa galing sa side ng SGJ after 3 consecutive from Kara House and all. Leading into the half, it was Kara House Esports winning 5 consecutive on the back of a performance really from Dola. If not Dola, Lucas, I mean, ibigay mo na yung buong MVP title sa buong roster ng Kara House because you will not see any single soul scoring a negative. And of course, Dola scoring a 1.8 KD and a kill per round of 1. So that means that is one heck of a performance for Dola. Ayan nga naman ang cutie pie ng Kara House. Can spell cute talaga, no? Without Kara House Esports. Siya talaga yan. Ngayon, this is now the montage once again from Dola. As this is still Kara House of old na mananalo ng mananalo. At papatunayan na sila talaga ang number 1 sa CFBL. And they just proved just that dito sa laban nila to SGJ. Dola is unstoppable. Dola the Explorer. Pero, well, iba talaga. Dola, walang nakapagpigil sa kanya. Successful takes after takes from him. It's another day at the office of Kara House Esports. As that is now the first match of CFBL. Meron pang parating wayat may audience. So just stick around to the live broadcast coverage, ladies and gentlemen, for Cross a Fire Philippines. No? Kasi CFS 24 APAC Series is only broadcasted here exclusively sa Facebook page ni Cross a Fire Philippines. And Ma'am Juanita, anong masasabi mo sa laban na yun? Because that is now the last hope of Philippines and now blown into shreds. Mahirap man tanggapin, pero yun na talaga yun. Pero wala eh, ganyan talaga. As we head over to our final match at Mayaden. So what are you looking forward to sa match na itong ranking versus King Zero? King Zero Esports and ranking, I think silang dalawa yung nagpapalit ng pwesto with rank number 1 and 2, no? If I'm correct. Parang yes. Ranking Esports ata yung 1 from last time. Tapos yesterday, umangat naman itong King Zero Esports. So, syempre, hindi na to Pilipinas, so normal lang. Normal expectations lang. Pero yun guys, we'll be throwing in a short break para pagbalik natin mga kaibigan and we will be having our final match King Zero versus Ranking Esports. It's CFS 24 APAC Series Salvatore 1. It's we'll be right back after this short break.